How you like that? Welcome back to my channel, guys. So ngayon gagawa ko ng pita bread. And ito yung mga ingredients na ginamit ko. So gumamit ako ng 1 and 1/4 cup of flour. White flour yung gamit ko dito. So next ingredient na ginamit ko is 1/2 teaspoon of salt and 1/2 tablespoon of sugar. So ayan. So mix lang natin siya together kasi ito yung mga dry ingredients natin. So, susunod natin dito is so, maglalagay na ako dito ng olive oil. So, 1/2 tablespoon of olive oil lang yung lagay ko para lang lumambot siya. So, after natin siya mahalo, isiset aside muna natin siya kasi prepare natin yung 1/2 cup of warm water natin. And then followed by 1/2 teaspoon of yeast. So dito sa Middle East, kailangan tinutunaw ko talaga yung yeast hinahalo sa tubig kasi buo-buo siya. Ang laki ng particles niya, unlike sa Pilipinas na maliliit. And sa Pilipinas, hinahayaan lang natin maging active yung yeast. Unlike dito sa Middle East, kailangan talaga tinutunaw sa tubig. So, ito yung sample ng yeast nila dito sa Middle East. Ayan. And then, magkatapos natin siya mahalo ay kukumbine natin siya yung wet and dry ingredients natin. So, ito na yung magiging mixture niya. So, sticky talaga siya kasi unlike sa dough talaga na pang tinapay. So, ayan, halo-halo lang siya, masa-masa lang siya. So, mamasahin ko siya mamaya ng mano-mano. And ito na yung naging finished product niya. Pero hindi pa siya finished siya. So, ito lang yung kinalabasan ng pagmamasa ko. Kasi mahirap mag-video habang nagmamasa ka. So, ilalagay ko siya sa isang bowl. Lagyan ko ng olive oil. Tapos, lalagyan ko ng flour. Para lang hindi siya dumikit. So, ayan. Nilagyan ko na siya ng olive oil and flour. So, ang hirap talagang gumamit na isa lang yung kamay mo, no? So, itatransfer ko na siya dito for fermentation. So, siset aside natin siya for 1 hour. Pwede na yung 1 hour. Ayan na yan, silip-silip tayo bago natin siya takpan. And then ito na siya after 1 hour. So nakita natin siya na nag-ferment na. Ayan, sobrang lambot na siya. So ngayon pwede natin siyang i-form kasi okay na siya. So gagamit ako dito ngayon ng parchment papers, ating pan, para dito natin siya ilalagay kasi kailangan pa natin siya i-proofing bago natin talaga isalang. So ito na. Nagmamasa na yun yung lola. So, gumagamit ako dito ng kutsilyo na pangkatay ng baboy. Bakit pa ganito? Walang gamit sa kusina. Napakahirap mag-improvise sa mga katulong. Ano. Kung ano lang meron, syempre yun lang ang gagamitin mo. So, ayan. Para maging patay-patay yung pagkakabilog niya pagka-atin ng rolling pin, ikutin-ikutin muna natin siya.
mag-isip na lang tayong bambuhin itong mga harina na to. So, gamit lang ako ng konti flour para sprinkle para hindi tumikit doon sa ating pinagmamasahan. At yan, medyo madikit nga siya pati sa rolling pin ay tumitikit. Pero magiging okay din yan mamaya-maya lang. So, ito na nga, tcharan! So, nakagawa ko ng 8 round na pita bread. So, set aside muna natin siya for 30 minutes for proofing. So, ayan ako, natapos na yung ating 30 minutes. Kaya, atin na siyang lulutuin at kailangan natin itong initan yung ating pan. At ayan nga, ipagpatuloy lang natin ating mga ginagawa sa buhay hanggang tayo ay matapos. So, ayan, nagprito na tayo para matapos na natin ito. So ayan, na cute tingnan na bumubula-bulang pita bread. So masaya-masaya ako dito sa ating nagawa ngayon. Hanggang dito na lang. Thank you for watching!